Jamaica Batino Javier, and welcome back to my channel. In this video, I will be sharing with you my first pregnancy journey. So, i-share ko sa inyo guys kung paano ko nalaman na buntis ako, kailan ko nalaman na preggy pala ako, and ano yung mga experiences ko during this period. So, if you are interested, just keep on watching. Unang-una sa lahat guys, disclaimer lang na lahat ng i-share ko sa inyong information is base sa aking naranasan sa aking pagbubuntis. So, hindi ko sinasabi na lahat ng buntis e pare-pareho yung pinagdadaanan kasi meron yung buntis na maselan, sobrang maselan, meron naman yung hindi. Itong pagbubuntis ko is na-enjoy ko kasi guys, hindi po ako maselan. So, yun yung unang pinagpapasalamat ko kay God na maganda yung aking pagbubuntis at hindi ako masyadong nakaranas ng mga morning sickness or hindi din ako nakaranas ng paglilihi. So, paano ko ba nalaman na buntis ako? Ano nga ba yung changes sa katawan ko bago ko nalaman na buntis ako? So, unang-una guys, nakaramdam ako ng super acidic ng aking tiyan. Akala ko noon that time meron na akong sakit or ulcer. Pero kumakain naman ako sa tamang oras, kumakain naman ako ng sapat. Pero every 2 hours, 4 hours, yung parang nagbo-burp ako. So ang alam ko noon, meron akong gastritis sa tiyan. So in-advise ng mga workmate ko na maganda daw pag-inom ako ng ino or meron din nag-suggest na mag-take ako ng Gaviscon. So trinay ko. Mga 4 hours, okay naman ako. After that, ganun pa rin nararamdaman ko. Yung gastritis ko or yung acidic na nararamdaman ko, merong halo na gusto mong sumuka, naduduwal ka, ganun yung pakiramdam, na hindi naman, na wala namang lumalabas. And then, second thing na naramdaman ko, sa gabi, sobra akong mag-ihi. Yung lagi akong puyat sa kakatayo, every 15 minutes, lagi ako sa banyo. And then, pangatlo is super sakit ng aking mga dibdib. Yan. Na ganun din naman yung nararanasan ko pag malapit na yung monthly period ko or ongoing yung monthly period ko. Pero iba yung sakit, yung non-stop na sakit na especially pag gabi, super super sakit ng aking dibdib. Pang-apat, yung lagi akong gutom, yung lagi akong nag-crave ng kahit ano. And gusto ko lang i-share sa inyo guys na hindi pala ako naglihi. So, kinakain ko lahat, iniinom ko lahat. So, where it's good naman kasi hindi ako nag-crave ng something. So, hindi ko pinapahirapan yung asawa ko. So, lagi akong gutom, ganun yung pakiramdam, na nawawalan ako ng lakas lalo pag hindi ako kumakain. And then, yung panglima is, syempre, delayed yung aking period na ganun din naman talaga yung nararanasan ko that previous years kasi hindi naman normal yung monthly period ko. So, minsan, delayed. Meron pa nga yung minsan na sa isang buwan, meron yung 2 times akong magregla. Isa sa first week, tapos meron na naman sa last week of the month, ganun. Yung super delayed na talaga yung regla ko na 2 months na akong hindi dinadatnan. So, tinanong nung asawa ko kasi ini-ignore ko lang. Yun naman talaga yung dati kong nararamdaman pa or laging ang delayed yung monthly period ko kung minsan. So, sabi ng asawa ko, baka buntis ka, bumili ka ng pregnancy kit mo or bili ka ng pregnancy test. So, laki na nung anak ko, guys. So, actually, medyo late na tong video to kasi I'm already 30 weeks pregnant. Hindi ako nakakagawa ng content noon, hindi ako nakakapag-take ng video dahil nga siguro sa hormonal changes, tinatamad akong maggawa ng content, especially sa pag-i-edit ng video. Yan. So, I'm almost there guys. I have only 2 months to go. Then, makikita ko ng aking baby girl. So, sa mga susunod na video ko, i-share ko sa inyo yung aming gender reveal party. And lahat ng mga test ko or lahat ng mga laboratory test na in-advise sa akin ng OB-GYN ko. So, at this time guys, nandito ako sa Dubai. So,
iba't iba yung paraan ng pag-check up ng mga buntis dito compared sa Philippines. Kasi sa Philippines, once or twice a month lang chine-check up ka. And dito sa Dubai, based on my experience guys, parang every week, hindi parang, every week pala yung aking follow-up check-up. And most of the check-up na ginagawa sa akin is lagi akong ina-advise ng puro blood test, sugar test, ganun. Tapos, sa first trimester ng aking pagbubuntis, dalawang beses akong na-ultrasound. Nung una, kasi tinignan kong ilang weeks na ba si baby. And nung second time is yung anomaly scan na dun malalaman yung gender ni baby. Ayan. So, marami pa akong i-share sa inyo guys sa aking pregnancy journey. So, abang-abang lang kayo ng aking mga susunod na video. So, ayan na nga. So, March this year lang, dun namin nalaman na buntis ako. So, 2 months na pala akong buntis that time guys. Katatapos lang ng New Year, bilnes na kami ni God ng baby. Naging maingat ako sa aking pagbubuntis, guys. So, bumili ako ng pregnancy test. Next day, kasi nagbasa-basa ako, maganda daw mag-take ng pregnancy test, yung first ihi mo sa umaga. So, yun yung ginawa ko. Ito yung clip ng aking pregnancy test. Line. Ah, negative. Negative, hindi ah. Pag two red line, ibig sabihin nun, buntis ako. Ang piraso ng pregnancy kit. So, the next day, nag-take ako ng test. And then the following day, nag-take na naman ako ng test. And so far, so good. Ang result is positive. So, ayun, naghanap na kami ng malapit na OB-GYN sa aming tinitirhan ng asawa ko. Nasa clinic na kayo, guys. Pupunta kayo sa AR. Tapos, kukuhanan kayo ng BMI. I-check yung temperature nyo, yung weight nyo, yung blood pressure nyo, kung okay ba. And then, tatanungin kayo kung bakit nasa clinic kayo. So, ang sabi ko that time is, I want to consult sa OB-GYN kasi positive ako. So, I want to check kung ano yung progress ng aking pregnancy at kung okay ba si baby, kung ilang weeks na si baby, ganun. So, ang tanong sa akin is, when was your last menstrual period? So, halimbawa, ang starting ng period nyo is, for example, January 1 and then it end up sa January 3 or 5 or 7 kasi most of the ladies, hindi naman accurate na 3 dates yung menstrual period nila. So, kagaya sa akin, minsan it lasts 1 week, ganun. So, for example, 3 days lang yung basehan natin. So, yung first starting ng period mo is January 1, tapos yung end ng menstrual period nyo is 3, for example. So, ang sasabihin nyo dun sa nurse is January 1, hindi yung last day ng period nyo. Para dun sila mag-count kung ilang days or ilang weeks na si baby. So, after nung ma-check lahat-lahat, nakintay muna ako siguro ng mga 15 minutes to 30 minutes. Kasi, by appointment kasi yung OB-GYN ko. So, kung wala kang appointment is walk-in, wherein mas matagal. Yan. So, ayun na nga guys. Nung turn ko na, tinanong sa akin ng OB-GYN kung anong reason bakit nandun ako sa clinic. So, sabi kong ganun, I'm here to consult if I'm really pregnant. So, tinanong ulit ako kung kailan yung last period ko. So, inform ka sa kanila na ang last period ko is January 15. So, in-advise ako ng doktor na mag-take ng laboratory test for urine and then blood test. So, yung unang-una yun ang test ko, guys. So, doon nila malalaman kung buntis ba talaga ako and ano yung progress ng aking pagbubuntis. Ayan. And then, in-ultrasound din ako ni Doc. Pero hindi ko alam kung ano yung pangalan ng ginamit niya sa akin. Kasi,
iba't iba yung klase ng scanning sa baby. Kasi nung first na in-scan ako, meron yung camera na tinusok sa vagina ko. So, pinasok yun, chinek yung si baby sa loob. So, yung mga sumunod na scanning ko na is dito lang. Dito lang sa chan, tapos ultrasound na, ganun. So far, so good. So, nalaman namin that time na, or that moment na, 2 months na pala akong pregnant. So, ito yung first picture ni baby. Yan. And then, super happy kami na asawa ko. So, that time, guys, in-advise ako ng doctor na mag-ingat ako kasi first trimester daw yung pinaka-risky part ng pagbubuntis. Yan. Sa mga susunod kong mga video, i-share ko sa inyo yung mga ilan pang mga test na napagdaanan ko. So, after ng check-up ko kay doktora, niresetahan ako ng mga vitamins kagaya ng folic acid, Pregnacare, kasi yun daw yung the best na vitamin sa pagbubuntis, lalong-lalo na yung folic acid. Kasi it supports sa brain ni baby, sa development ni baby. So, ito yung mga gamot, guys, na nirecommend sa akin ni Doc. Pero yung mga following months na nadadagdagan na yung aking mga vitamins at mga tests, kagaya ng vitamin D, ganun. So, i-share ko sa inyo lahat yan, guys, sa aking mga susunod na video. And that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching this video. Lobo-lobo na ako. Tupataba ako, guys. Yun din yung number one na changes sa katawan ng isang buntis. Ang bilis tumaba. Ang bilis tumagdag ng timbang. So, in my case, every week na pumunta ako sa clinic, nadadagdagan ako ng 1 kg. Kung hindi man 1 kg, 0.50, ganun. Masyadong mabigat ang aking baby, pero okay lang kasi healthy naman siya. So guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!